Magandang gabi. 159 na ang mga Pilipino sa iba't ibang bansa na namatay sa COVID-19. Base yan sa tala ng DFA o Department of Foreign Affairs. Sa kabuuan, 1,114 na ang mga Pilipino abroad na tinamaan ng sakit. Nauna nang sinabi ng DFA na kabilang sa mga nahawakan ng COVID-19 ay mga medical frontliners. Paalala ng DFA sa mga Pinoy abroad, mag-ingat at sundin ang health protocols na ipinatutupad sa bansang kinaroroonan nila. Kung nais umuwi na sa Pilipinas, makipag-ugnayan daw sa Consulate of Philippine Embassy. Parating na sa Sabado ang karagdagang 3,000 test kits na gagamitin sa COVID-19 testing. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang mga parating na Safe Hygiene Expert Kits ay karaniwang ginagamit sa tuberculosis patients. Pero tutulong ito ngayon sa COVID testing. Initial delivery pa lang daw ito. Kukuha raw ng mga karagdagang kit ang DOH base sa magiging testing capacity ng mga gene expert labs. 16 na laboratorio sa bansa ang may sertifikasyon para magsagawa ng gene expert testing. Paliwanag ni Vergere, kayang maglabas ng resulta sa loob ng 45 minuto ng test kits dahil automated ang gene expert machine. Mula skeletal operations, magbabalik na sa optimum operation ang ilang sangay ng Department of Agriculture para sa food sufficiency. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, inaasahang sa pagtatapos ng buwan o sa weekend iaanunsyo ni Pangulong Duterte ang mga hakbang para mabalanse ang pagsugpo sa COVID-19 at ang pangangailangang magbukas ng ekonomiya. Kailangan daw kumilos para sa food production. Magsasagawa raw ng aquaculture pangdagdag sa mga nahuhuling isda sa dagat. Sa naunang pahayag, sinabi ni Senador Bongo na bukas magdedesisyon si Pangulong Duterte kaugnay ng enhanced community quarantine na magtatapos sa April 30. At yan ang COVID-19 Bulletin. Ako po si Mav Gonzalez. Buong puso para sa Pilipino.